Gandang araw mga Kaleki. Welcome po sa aking YouTube channel, Kaleki Louie. Ang gagawin naman natin ngayon ay magkakarga tayo ng Prion dito sa ating control room. Bali, meron kasing package aircon yung itong control room natin. Pero ang problema natin ay masyado nang mainit yung control room. Although may package aircon siya, ang ambient temperature niya is almost 32 degrees na. So, mainit na yan. Ayan, yung setting natin is 23 lang. Pero yung actual temperature, mag-32 na. So, ang gagawin lang natin, magkakarga tayo ng Prion dyan. Pero, bago tayo magsimula sa trabaho, gaya ng dati, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakiclick lang yung subscribe button. Saka, pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. So mga Kaleki, kung magkakarga kayo ng Prion, laging safety first. Lagi kayong magsusot ng gloves saka ng protection sa mata bago kayong magkarga. Ngayon, itong ikakarga natin na Prion is R404A refrigerant. Bali, itong kailangan lang natin, yung tangke, tapos gagamit tayo ng timbangan or ng kiluhan para meron tayong reference kung ilan na ba yung nakarga natin. So, kung magkakarga kayo ng Prion, lagi inyong titimbangin before nyo i-charge para meron tayong reference. Bali ngayon, ang target ko is magkarga ng 2 kilo. Ang ikiluhin natin, tignan natin kung ilan yung initial weight niya para meron tayong pagbabasihan kung ilan na ba yung nakarga natin. Lagi nyo rin i-double check na yung refrigerant na ikakarga nyo ay pareha sa system refrigerant ng kakargahan nyo, gaya nga nitong package aircon. Ngayon, tignan natin kung ilan yung initial kilogram ng refrigerant natin para sa reference natin. So yan, meron tayong 56.7 kilogram ng refrigerant. Ito, may 2 balbula na kulay blue saka yung red. Ito yung kulay blue para sa gas. Ito naman yung kulay red para sa liquid. So dahil dito tayo nagkabit sa suction line ng compressor, so bali vaporized siya or gas side siya. Kaya ang gagamitin natin pag nagbukas tayo ng balbula ay yung kulay blue. Yung kabila naman, yung red na liquid, kung doon naman tayo magkakarga sa liquid receiver or sa condenser side. Pero sa ngayon, dito naman tayo magkarga sa gas side. So yan, binuksan ko na yung balbula. Sisimula na siyang magkarga. Yung initial natin is 56.7 kilo. Ayan, pababa na siya. So, yan lang. Bantayan lang natin maigi. So, pwede rin natin i-start yung compressor para mas mabilis yung pagkarga natin. Basta tandaan nyo lang, pag magkakarga kayo, huwag na huwag nyong iiwan. Dahil baka mamaya, biglang mag-lose yung mga connection nyo, sayang yung refrigerant. Yan, kung makikita nyo yung weight ng tanke natin, 56.2 na lang. So, nasa 0.5 kilos na yung nakarga natin. So, hihinto tayo pag nag-ano na yan, 54.7 para 2 kilo. Kasi yung initial natin is 56.7. Bali, ito nga palang package aircon ng control room. Importante po ito. Dahil yung control room natin dito sa barko, andito yung maraming electronics. Lahat ng monitoring ng machineries, ng mga alarm natin, ganun din yung mga program logic controller or your PLC ng mga generator ay andito. Kaya hindi pwedeng maging mainit itong control room. Dahil ang kalaban ng mga electronics ay yung high ambient temperature. Kaya ito, nagkakarga tayo ng refrigerant para mag-normal.
Bale yan, i-monitor nyo lang maigi, huwag nyo iiwanan para hindi rin masayang yung prion. Ito lang kagandahan dito sa tangke na to, kasi unitor to, kahit gas yung ikakarga mo, yung gas form, kahit nakatayo yung tangke, okay lang kasi may dalawa siyang balbula. Dalawa yung paraan para magkarga ng prion, pwedeng sa liquid side or kaya sa gas side. Pero kung marami kayong ikakarga, mas maganda doon kayo sa liquid side kasi mas mabilis doon saka mas madali. Bali, dalawa yung paraan para makapagkarga ng refrigerant. Pwedeng sa liquid side saka sa gas side. Kung sa liquid side, maganda rin kasi dadaan sa filter. Sa next vlog natin, doon naman tayo magkakarga sa liquid side para matutunan nyo rin kung ano ba yung pagkaiba ng dalawa, pag sa liquid side or sa gas side. At isa nga pala mga kaleki, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, habang nanonood tayo, pakiclick lang yung subscribe button, pakihit na rin yung notification bell. Marami pa tayong may upload na video. So ayan, 54.7 na. Naka 2 kilo na tayo. So i-stop na tayo sa charging. Ayun lang yung plano ko, 2 kilo lang. Kaya isarado ko na itong balbula. So ayan lang, ingat lang din sa pag-disconnect ng linyada kasi may pressure talaga yan. Pala yung ating kaibigan na lagi kong kasama, si Euler Wilmer Taroma. At yan, madalas siya magtanong sa akin pag nagtatrabaho tayo, papaturo siya. Madalas kalokohan din yung tinatanong niya, pero buti hindi niya ina-apply. Baka kundi nasisanti na siya. So after natin magkarga, obserbahan din natin kung may leakage ba, kung meron tayong mga binuksan na fittings or balbula. Ayan, at syempre yung temperature, obserbahan din natin kung nagbago ba, pati yung suction pressure at discharge pressure. So ayan, i-monitor lang natin ngayon yung magiging resulta ng pagkarga natin. So kanina hanggang 31 degrees lang yung room temperature natin. Ngayon, pinatakbo na natin, obserbahan lang natin. So yan, after 30 minutes, binalikan natin. Ayan, ang setting natin, yung nag-blink, 26.5. Ngayon, ang actual temperature natin is 26.9. So, ngayon, nasolve na natin yung problema. Normal na uli yung package aircon natin. At ayan na, ito yung control room natin. Medyo masarap na uli magkape. So paano mga kaleki? Maraming salamat ulit sa panonood nyo ng video na ito. Paki-click nyo na rin yung subscribe button at paki-hit yung notification bell. At kung meron kayong comment or suggestion, i-message nyo lang para kung sakasakali, ma-troubleshoot natin. So, paano mga kaleki? Hanggang dito lang muna ulit. Ayan, ito yung barko namin. Loading kami dito sa Hamburg, Germany. Pero ganun pa rin, hindi pa rin tayo pwedeng lumabas dahil sa pandemic. Kaya kahit paano, natutuwa rin tayo dito sa pa-video-video natin, sa pa-vlog-vlog natin, na share natin yung onti natin nalalaman.
So, paano mga kaleki? Salamat!